praise God. Let us worship our God through our tithes and offering. So, ang salita po ng Panginoon sa araw na ito ay ito po, nasa Malakay 3:7-11. Ito po yung salita ng Panginoon ngayon din po. So, sinabi po dito, even from the days of your fathers, you are gone away from my ordinances and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? Sabi niya. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein we rob thee, in tithes and offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Sinabi po sa verse, bring 3:10, bring all ye the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, and I will pour out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And you will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. So, amen. Ito po yung salita ng Panginoon. Sinabi po dito, di ba nung tinanggap po natin ang ating Panginoon at tagapagligtas, na siya yung, nung tinanggap natin siya, na-unlock po yung blessing sa buhay natin. Dati galing tayo sa darkness, naging ano tayo, napunta sa liwanag. So, we accepted Him as our personal Lord and Savior. So, yun po yung naon. At na-discover natin yung real meaning and purpose of life, di ba, nung tinanggap natin siya. So, marami po siyang pinapadiscover nung tinanggap natin siya, di ba, ang dami natin na-discover. Na akala natin, sa dati natin, tama na yung ginagawa natin. Ayan pala, may mas marami pang tayong i-discover o ipapakita ang Panginoon sa atin. Pero hindi lamang doon nag-stop ang pag-discover natin sa Panginoon or yung ipapakita niya sa atin. Isa po dito, isa sa mga pinaka-importanting truth na i-discover natin na plano ng Panginoon o yung plano ng pagbibigay. Yan din po ang ano niya, yung plano ng pagbibigay. So, it is essential that you learn to give biblically para tayo mag-grow din spiritually. So, hindi lamang siya yung nagbigay, tayo din magbigay sa Panginoon. So, may mga bagay dito. 3 things you need to know about scriptural giving. Sabi dito, the more you give to God, the more He will bless you in return. So, the more you will give, the more He will give you in return. Amen. So, itong mga tatlong bagay na to, bakit ano itong mga ano na to sa pagbibigay? Problems of giving, isa dito, isang bagay na malaman natin kung ano itong mga to. Problems of giving, noong unang panahon, hindi pa na-establish yung law, ano na talaga may pagbibigay na. So, kahit nung time na yun, nagkakaproblema na eh. Nung time na yun na nandiyan na si Prophet Malakay. So, nirebuke din niya yung mga ano doon, yung mga, sabi natin, mga tao noon na naglilingkod sa Panginoon. So, alam niyo ba kung bakit minsan sa buhay natin, nagkakaroon po tayo ng financial problem? Kasi minsan, sabi natin, ay, hindi na, lumang tipan na yun. Hindi yun siya. He did not come to abolish the law, but to accomplish it, sabi niya, ito po yung common problem natin, na hindi tayo nakakapagbigay. Minsan kasi, naging unwise tayo sa ating pinagagastusan. Yun, nagiging unwise tayo. Minsan, hanggang sa yung gusto lang natin, ito gusto ko, ganyan. Amen. Nakalimutan na natin si God hanggang,
may nagpapautang doon. Start ka na ng mangungutang. Yan ang minsan, mag-start ka ng mangungutang. So, hindi po ano ng Panginoon yun. Kaya lang, ang masama lang yung umutang ka tapos hindi mo bayaran yung masama. Yung masama talaga yun. Yun ang anak doon. May cost na. Hindi lang siguro masama. Kaya lang, bayaran natin. So, obligation yun eh, obligation. Yun po ang ano ng Panginoon. Isa pa, yung faith problem din. Minsan, nagtitiwala tayo sa ating kakayanan, ilipat natin yung pagtitiwala natin kay God. Kasi amen. Siya na yung kikilos eh. Siya yung kikilos. Manampalataya tayo sa Kanya. Ibibigay naman niya lahat kung ano yung mga wini-wish natin. Amen. So, isang unang problem yun, ang isang problema ng pagbibigay. Yung pangalawa, isa naman, proportion of giving, sabi ito, kasukat. Ano yung kasukat, katapat ng pagbibigay. Sabi po dito, the Bible clearly teaches us that Christians should give to support the work of God on earth. Amen. So, saan ba tayo kukuha ng mga pondo natin? Ito, magaganda ng ano natin, no? So, ito yung ano ng, yung galing sa heart natin na may ginawa ang God sa atin. So, amen. In return, parang nung din tayo dapat magbigay sa Kanya. So, sabi po dito, from Malachi, you discover two things about proportionate giving. So, bilang mananampalataya po na tayo'y nag-grow na sa Kanya, ibigay po natin yung ika po natin. Amen. Salita po ng Panginoon, ito hindi po galing sa atin. Biblikan po to. So, yun po ang ano doon. So, habang tayo'y lumalakad sa Panginoon, alam po natin na kinukonvict din tayo ng Holy Spirit na ibigay natin yung para sa Kanya. Amen. Magkano lang naman yung hinihingi and the rest sa atin na. Amen. Diba? Yun ang ano ng Panginoon. So, even kahit yung unang panahon talagang ano sila, nagbibigay sila. Ngayon, sa New Testament, mas sobra pa nga eh. Lahat sila, iniipon nila yung ano nila. Sabi nga doon sa Acts. Many early Christians sold all they had and give 100% of what. So iniipon nila, tapos binibenta, tapos tinutulong nila sa church activities, ganon. So mas malala pa pala kaysa noong sa Old Testament. Lahat nga eh. Yun ang ano ng Panginoon. So isa pang ano ng Panginoon, nais ng Panginoon yung offering. Sabi po, ang tithes daw po, kailangan ibalik natin yung tithes natin kay God. So, the tithes is an, we should give that, kailangan natin, ibigay natin sa Kanya din, and ang offering daw po ay isang opportunity sa pagbibigay. Sinabi po dito sa Luke, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, unshaken together, running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure, kung ano yung sukat na ginawa mo, yun din ang isusukat sa'yo. So, the more you give, the more blessing you will receive. Amen! Ganun yun. So, at naranasan ko na rin yun, yung bagay na gano'n na, yun pala, dati kasi video, ano ako, yung magkulang. Kaya lang sabi ko, ano nga to, bigay nga, bigay. Ayun pala, marami din gagamitin ang Panginoon na isasauli niya yung mga na, ano mo, na-spend mo. So, praise God, totoo nga. Amen. So, ano ba yung promise din ng pagbibigay? Sabi niya dito, may dalawang promise sa pagbibigay. Promise of provision. So, the first promise in giving is that of provision. Sinabi niya, prove me now wherein saith the Lord. If I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that shall be no room enough to receive. So, sinasabi na yun ang promise ng provision. Balik niya sa atin siksik, liglig, at maapaw. Amen. So, isa pa yung promise of protection. So, sabi niya dito, I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Minsan, napansin ko, minsan sabi ko, hindi ako magbigay. Sinubukan ko po, dalawang po, hindi ako nagbigay. Mas marami pang nawala sa akin. Alam mo lang ang magagastos. So, mas marami pang nawala. Sabi ko, subukan ko din magbigay kasi kulang.
Sabi ko, hindi eh. Kailangan unahin natin ang Panginoon. Talagang magkakasya yun. Amen. Akala mo, pakiramdam mo yung sound mo, hindi magkasya. Pero kaya niyang i-stretch hanggang sa next, ano, sa next month ulit. Minsan may sobra pa nga eh. Parang magtaka ka. So, yun ang nais ng Panginoon. Sabi dito, failure to honor God with tithes and offering will be a hindrance of your spiritual growth. Amen. So, magbigay na tayo sa Panginoon. Buwangan ko natin ang heart natin. Sa amin. We thank you in this, we pray in Jesus' name. Amen. Amen.